mga kamanan, this is Sherwin Manang Kitchen at once again sa ating kacerola. Siyempre, maglalagay tayo ng star margarine. Yes, star margarine po yung gagamitin natin. So, ganito po ako magluto ng chicken congee o di kaya arroz caldo. Ayan, so maglagay lang tayo ng star margarine. 3 to 4 tablespoon of star margarine para hindi dumikit yung kanin sa ating kaserola mamaya. Siyempre, tunawin lang natin yung star margarine and then ilalagay natin yung ginger. Yes, maglalagay tayo ng maraming ginger para hindi malansa yung chicken natin at hindi malansa ang ating chicken lugaw. Pagkatapos natin maigisa yung luya, siyempre, isusunod na natin na ilalagay yung chicken leg part. Kahit anong parte ng chicken, guys, yung breast, yung thigh, pwedeng-pwede po, pwedeng buong chicken yung ilagay ninyo, pero mas preferred ko po itong chicken leg part. Bakit po natin ginanito o ganito yung ginawa ko sa chicken natin para magiging firm yung chicken at hindi siya madudurog o hindi maghiwa-hiwalay yung meat ng ating chicken mamaya pag nilagay na natin yung bigas, pag ginawa na natin itong arroz caldo para buo pa rin yung chicken leg part natin. Ayan. Kailangan lang natin ito ihalo. Pagkatapos natin maihalo ito, syempre, kailangan natin ito takpan. Hayaan lang natin na masimbol ng sandalian. And after natin matakpan, mapakuluan ng konti, ayan, maprito ng konti, syempre, kailangan natin ito baliktarin para balance naman yung pagka-prito ng ating chicken. Believe me guys, masarap po ito. Gayahin niyo po itong version ko ng chicken lugaw. Hindi ho kayo magsisisi. The more margarine na ilalagay niyo guys, mas masarap po siya. At saka healthy naman yung margarine. So okay lang siya na medyo madami-dami. The reason why I put a lot of margarine guys, yun nga yung sinabi ko kanina para hindi dumikit yung bigas sa ating kaserola mamaya. At saka sobrang sarap niya guys kapag medyo madami-dami yung margarine, promise talaga. And takpan natin ulit. And after few minutes, wow! Ihalo-halo lang natin yung chicken. Pagkatapos natin ito maihalo, ilalagay na natin yung isang takal ng bigas na binabad ko for 30 minutes. Yes, binabad ko yung bigas para medyo malambot-lambot ito at mas mabilis yung pagluluto natin ng chicken lugaw. Yung isang takal na bigas, guys, kasya na po sa 4 na tao o di kaya 5 tao. Magdadagdag din tayo ng 4 to 5 cups of water. So, pangalawang cup na yan. 3. Four. And ihahalo natin. So, 4 cups yung nilagay ko, guys. Pero kung mas malaki yung kaserola nyo, pwedeng 5 cups para hindi kayo lagay ng lagay or mag-a-add ng another water later on. So, since medyo maliit yung kaserola ko, so 4 lang muna yung nilagay ko na cups ng water. And, syempre, maglalagay tayo ng skin ng mandarin. Yes, para mas masarap ang ating chicken lugaw. And, takpan lang natin, hayaan natin ito kumulo. And, after na kumulo neto, syempre guys, kailangan po ninyong i-check time to time at haluin yung bigas natin para hindi dumikit yung kanin sa ating kaserola. Ayan, kitang-kita nyo naman yan guys. O, diba?
After ulit natin maihalo, sakpan at hayaang kumulo at maluto ito. Tadaan! So, eto na siya, guys. So, kailangan, guys, sabi ko nga, time to time natin na i-check itong chicken lugaw natin. So, nakita nyo yung chicken, guys, hindi siya nadudurog. Yung meat, firm pa rin yung ating chicken leg part. So, hindi siya nadudurog. And, of course, kailangan natin ulit lutuin ito. So, kita nyo naman yan, guys. Palapot ng palapot ng palapot ang ating arroz caldo. And, nagdagdag ako ng 2 cups of water pa dahil yung bigas hindi pa siya ganun kalambot. So, kailangan natin palambutin ito hanggang sa magiging malambot na siya. Yung sobrang lambot na po siya. Ayan. And etong arroz caldo natin, guys, sobrang napaka-healthy naman ito, di ba? Bagay na bagay ito na kainin kapag tag-ulan at tag-lamig. At syempre, naglagay ko ako ng 1 chicken nor cube. And of course, kailangan natin ito ihalo. Alam nyo ba, guys, paborito ng aking hobby itong chicken lugaw na ito, yung version ko na ito. Kayang-kaya niyang umubos ng 2 bowl of chicken lugaw ni Wenma ng kitchenette. Ayan. Ginagawa niyang breakfast, merienda, lunch, or dinner. Siyempre, kailangan natin ito takpan. At saka, mabenta rin sa akin to, guys. Kailangan natin tikman kung sakto na. Medyo matabang, kaya maglalagay tayo ng konting asin. Konti lang, guys, ha. Konting asin lang. Huwag nyong gawin maalat yung chicken arroz caldo ninyo o di kaya yung chicken lugaw ninyo. Konti lang yung nilagay ko. And kailangan ulit natin ihalo. Pagkatapos natin ito ihalo, mag-cover lang natin. I-cover lang natin and let it simmer. Lagi nyong tandaan, guys, may kanya-kanya tayong paraan sa pagluluto ng mga pagkain. So, eto yung way ko sa pagluluto ko ng chicken lugaw. So, kung meron kayong mga iba pang way ng pagluluto, good for you. Pero, you must try my own version of chicken lugaw at yak na hindi nyo ko pagsisisihan ito. So, kita nyo na yung ating lugaw. Lugaw kayo dyan! So, palapot na ng palapot ang ating chicken lugaw. So, ihalo-halo lang natin, guys. Kita nyo yan. Medyo dumidikit yung kanin doon sa ating kaserola. So, kailangan natin talaga ihalo ito ng mabuti. Or kailangan natin ihalo ito ng time to time. Pagkatapos natin ito maihalo, takpan lang natin at hayaan ito na maluto. Remember, guys, hinaan ang apoy neto. For the meantime, lulutuin na natin yung tofu. Yes, mag-fry tayo ng tofu. At syempre, magpapainit na tayo ng mantika sa ating pan. Kapag mainit na ito, ay ano ba bang hinaantay natin? Syempre, prito na natin yung tofu. O diba, partneran nyo ng tofu yung chicken lugaw ninyo. Pack na yan, guys. So, mag-ingat lang sa pagpiprito kapag kayo ay nagprito ng tofu dahil tumatalsik ito. Pero ang
Sikreto naman yan ay painitin nyo ng mabuti yung mantika bago kayo magprito. And syempre kailangan natin balista rin. Huwag nating i-overcook yung ating tofu. Aba, dulas. Kasing dulas ng mga salita mong binitawan na walang natupad. Char! Ayan na naman tayo eh, diba? Ay, nako. Buti pa ang tofu loyal. Buti pa ang tofu loyal. Pero yung mga binitawang mong salita, wale. Char ulit! So, humuhugot si Renman ng kitchenette, guys. Ayan. So, nagiging slight brown na ang ating tofu. Ano pa bang hinahantay natin? Siyempre, ihango na natin yung ating tofu and i-cut natin into two pieces. At siyempre, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano hiwain yung tofu natin, guys. Diba? At syempre, balikan na natin ang ating chicken lugaw. Ihalo na natin ito, guys. Ayan. O yan. Pwedeng-pwede na ang ating chicken lugaw. Okay na ho ito. And pwede na natin i-transfer sa ating container or serving bowl. Ayan. Syempre, turn off na natin yung apoy. And eto na ang ating chicken lugaw. Mabuhay ang mga mahilig sa lugaw. Guys, gayahin nyo itong version ko ng chicken lugaw. Promise, hindi ko kayo magsisisi. Mega love shoutout muna Milagros Brown, Rachel Estokia, John Ardrio Riano, Mami Granny's Vlog, Whiting Fam Exploration Japil, Mami Jen Carlos, Alma Balik at Bimareas Vlog. After natin na-transfer yung lugaw sa ating container or sa serving bowl natin, ilalagay na natin yung prinay natin kanina na tofu. Kung ayaw nyo maglagay ng tofu, guys, okay lang din i-separate nyo yung tofu, okay lang na hindi nyo ilagay on top. Wala akong problema yan. And after natin ilagay yung tofu on top, maglalagay din tayo ng spring onion ash garnish neto. At sana meron na naman kayong natutunan sa aking kusina dito sa Wenman ng Kitchenette. And of course, if you are not yet connected to my YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more updates on my channel. See you on my next vlog. I love you all. God bless everyone. Stay safe. Bye! Thank you for watching!